Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang kaming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan na naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging malagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw,
purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubuni ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamaliit na salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Buhat nuhoy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdating nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalun ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo,
Ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Nitong mga nakaraang araw, ay marami ang nagtapos ng kanilang pag-aaral. Marami pong graduation nitong mga nakaraang araw. At isang magulang ang lumapit po sa akin at ang sinabi niya sa akin, "Father, ang sarap pong makita, nag-graduate po ang anak ko." Sabi ko sa kanya, "Congratulations po." Sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, ako po ay isang OFW. 20 taon na po akong nagtatrabaho sa Oman. At nung nalaman ko po nagagraduate yung anak ko, nasabi ko sa aking sarili na nagbunga ang lahat ng aking paghihirap. Nagbunga ang lahat ng aking paghahanap buhay. Nagbunga ang lahat ng aking sakripisyo." Marahil sa atin pong lahat, gusto natin laging maging mabunga ang isang bagay na ating ginagawa. Para marahil sa mga magulang, may mga dahilan kung bakit sa kabila ng hirap ng buhay, patuloy tayong naghahanap buhay upang sa bandang dulo ng ating ginagawa, tunay nga itong maging mabunga. Bakit ko sinisimulan sa ganitong kwento ang ating pagninilay sa umagang ito? Dahil mapapansin po natin sa Ebanghelyo, si Jesus, dahil sa kanyang pagkagutom, nakakita ng isang puno ng igos. At pagpunta ni Jesus sa puno ng igos, ito ay puno ng dahon. Marahil tatanungin po ninyo, ano ba itong puno ng igos na ito? What is this fig tree? Wala ho kasing puno ng igos dito sa ating bansa. Ang madalas nating makikita, puno ng mangga. Pero medyo may kabaliktaran po ito sa puno ng mangga. Dahil kapag nakita natin ang puno ng mangga na puno ng bulaklak, ibig sabihin alam natin na magiging mabunga yung puno ng mangga. Pero kabaliktaran po ito sa puno ng igos. Dahil nang una munang lumabas ang bunga bago lumabas ang mga dahon. Kaya pagpunta ni Jesus doon sa puno ng igos, napansin niyang wala ng bunga. Puro dahon na lamang iyon. Pero hindi ho natatapos doon. Ikinumpara ni Jesus ang puno ng igos sa mga tao sa loob ng templo. Dahil pagpunta ni Jesus sa templo, ano ang kanyang nadatnan? Na ang templo ay hindi ginagalang ng mga tao. Ang templo puno ng mga magnanakaw. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Huwag niyong gawing lugar ng mga magnanakaw ang templo, kundi gawin niyong lugar ito upang makitagpo sa Diyos.
At marahil ano ang hamon sa atin ng Panginoon ng mga taong dapat pumupunta sa loob ng templo ay mga taong dapat namumunga. Dapat mamunga. Malaking hamon po ito para sa atin. Kapag tayo po ba ay pumupunta sa loob ng simbahan, namumunga po ba tayo? At ano pong ibig sabihin ng pamumungang tinutukoy ng Panginoon? Ang pamumungang sikapin na maging isang mabuting tao. Aminin po natin o hindi, minsan nakakalungkot po kung sino pa minsan ang pumapasok sa simbahan, sila pa minsan ang nangungunang gumawa ng mga mali. Kung sino pa minsan ang mga taong naglilingkod sa simbahan, sila pa minsan yung mga taong hindi gumagawa ng tama. Bakit? Baka kasi hindi namumunga. Ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, kung gusto natin mamunga, sikaping maging mabuting tao. Ang pagpunta sa simbahan, magdudulot sa atin yan na balang araw magiging mabuting tao tayo. Kasi ho, kung wala hong nagiging epekto yung pagpunta natin sa simbahan, yung pakikipagtagpo natin sa Diyos, kung wala ho itong nagiging epekto upang tayo ay maging isang mabuting tao at Kristiyano, baka walang saysay ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Dahil sa ating pagpunta sa simbahan, sa ating pakikipagtagpo sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang hamon lagi sa atin ay maging kagaya niya. At sa pagiging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno, masasabi natin na tayo ay tunay na namumunga. Kaya magandang tingnan po yan, mga kapatid, sa buhay natin. Magandang tanungin din yung ating mga sarili. Sa aking pagdarasal, sa aking pagpunta sa simbahan ng Quiapo, sa aking paglapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, ako nga ba talaga ay namumunga? Pangalawang bagay, sa pamumunga, nandoon dapat ang pagtitiwala. Kung gusto natin mamunga sa ating buhay at pakikipag-ugnayan sa Diyos, huwag na huwag aalisin ang pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, sa ating paglapit, sa ating panalangin sa Kanya, bago pa nating hilingin ang ating mga panalangin, ito ay ipinagkakaloob na sa atin ng Diyos. Dahil alam natin o alam ng Diyos kung ano ang laging mas nakabubuti para sa atin. Ngunit ano ang hinihiling sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Magtiwala. Dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya, tunay nga tayong mamumunga. Mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi madali. Ang buhay po natin, minsan nakakaranas tayo ng maraming hirap. Minsan nakakaranas tayo ng maraming pagsubok. Kaya nga minsan nagiging hadlang ito upang tayo ay mamunga din sa ating buhay. Bakit? Minsan, kahit minsan sa buhay natin, meron din tayong pagdududa sa Diyos. May mga pagdududa rin tayo sa kapangyarihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang isang taong tunay na mabunga, na sa kabila ng hirap, sa kabila ng hinagpis, sa kabila ng pagsubok,
hindi nawala ang pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, walang lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno na kanyang pinabayaan. Lahat ng lumalapit sa kanya, kanyang tutugunan at sasamahan kung nandoon ang ating pagtitiwala sa kanya. Mga kapatid, magtiwala tayo sa kanya. At alam natin na tayo ay hindi niya pababayaan. Magtiwala tayo sa kanya upang ang buhay natin ay tunay na maging mabunga. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ang ating ipanalangin. Mahal na pong Jesus Nazareno, pabungahin po ninyo ang aming mga buhay. Nawa, maging kagaya namin kayo. Magsumikap kami na maging isang mabuting tao. Mahal na pong Jesus Nazareno, kami ay tunay na nagtitiwala sa inyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ang atin pong panalangin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Iyong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alakad
Magtayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters,
para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Cheryl o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalya. Maraming salamat po. Pinapalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong kahilingan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.